Good afternoon. Okay, this is Tandon Channel for today's video, guys. Okay, ito yung kauna-unahan nating vlog tungkol sa mga guppies. Okay, this time, guys, dahil pandemic na yun, wala akong masyadong parties. Okay, pass muna tayo sa mga event. Okay, for today's video, guys, ito yung mga guppies ko. Kaka-set up ko lang nito almost 2 months pa lang. Okay, ito yung mga guppies ko. I have, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tank at saka 3 tub. Tsaka dalawa dito sa side. Okay, ganyan yung setup ko. Simpleng-simple lang, guys, kasi newbie pa tayo. Dalawang buwan pa ako nagsisimula dito sa hobby na to. This is a part of hobby na nakapag-interest talaga sa akin. Okay, na nag-enjoy naman ako in a while. Okay, eto yung mga guppies ko, guys. Okay, nakikita niyo naman. Okay, ang liit-liit pa. Okay, meron dito, hindi pa nilinisan. Eto yung mga mixed guppies ko. Okay, meron tayo dyang EBM, HBB, and albino. Okay, ito walang laman. At ito si Payang. Okay, ito yung flower hang namin, guys. Okay, 2 months pa lang yan, pero medyo malaki na yung ulo. Okay, may plans ako dyan later. Lilipat natin yan. Okay, ito yung HBW. Okay, ito yung HBW na female. Female yan, guys. At ito, mixed din. Nakakalungkot kasi yung tank niya ang linis-linis. Kabaliktaran. Ang dumi-dumi pala. Okay, ito yung mga chops ko na fry. Ito. Dito ko lang sila nilagay lahat. Yung hindi napili. At ito. Ito. Ayun, nabuksan. Ito. Yan. Konti lang yan, guys. Okay, that's for our video for today. Ito, samahan nyo pa ako at ating lilinisan ang mga tank at also ililipat natin ito si Payang doon sa loob. Ililipat natin si Payang, our flower horn. Okay, guys. Okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, okay, please click subscribe and also click the notification bell. Okay, para updated tayo sa mga bagong video. Okay, samahan niyo po ako sa aking journey dito sa aking fish hobby. Itong mga guppies. Ayan, guys. Okay. Okay, guys, ito na yung nalinisan natin ng mga guppy tank. Okay, nakikita niyo naman almost 75% of tank lang yung kinuha ko na tubig. Kasi kinuha ko lang yung mga dumi nila gamit itong itong hose na to. Okay, ang ginawa ko, kinuha ko lang yung mga dumi nila. Kasi everyday, binabawasan ko sila ng dumi para hindi mag-cause ng sakit. Kasi yung iba dyan, okay, kadalasan kasi pag hindi nalilinisan yung guppy tank o mga lalagyan ng mga guppy, nagkukos siya ng sakit. Kaya nauubos yung guppy nila. Sa hobby na to, guys, kailangan talaga ng time at saka, syempre, tiyaga na rin. Ito, 75% of water lang ang natira. 25% lang yung binawas ko. Okay. Ito sila. Tapos, for this tank, ito yung gagamitin ko para kay Payang. Okay, lilipat natin yung flower horn doon sa loob. Okay, from this tank, ito, ilalagay natin itong mga guppy dito na side. Okay, dahil ko konti lang yung tank natin, guys, wala pang budget, wala pang ika pang bili. Okay, at yun muna yung gagawin natin para kay Payang. Okay, yan si Payang, yung big head natin na almost 2 months pa lang. Laki na ng ulo. Okay, KZZ line po yan, guys. Okay, KZZ line. I think nasa mga 2 inches lang yung laki niya. Yan, lilipat natin sa loob para mas maganda. Okay, so okay, pag malilinis kayo ng tank, guys, kung everyday nyo nililinisan, ang gagawin nyo lang is, bawasan nyo lang ng konti, like ganito, 25% yung nabawas, at saka dagdag kayo ng water, at huwag nyo kalimutan maglagay ng asin. Okay, itong asin ito ginagamit ng mga master natin.
Okay, turo ng mga master natin, kailangan lagyan ng asin para malinis yung water at saka mag, ano, hindi mag-cause ng mga sakit-sakit sa isda. Okay, pagkalagay ng water guys, ay pagdadagdag natin ng tubig, lalagay kaagad natin yung asin. Okay, 1 tablespoon, pwede na yan sa isang gapi tank. Saka, kung may ganito kayo guys, tawag nito metalin blue. Okay, nilalagay ko ito sa gapi kasi yung tubig namin dito guys, ano, hindi masyadong clear. Okay, nilalagay ko sa gapi pero maganda din to kasi nakakabawas ng stress sa isda. Okay, may mga nutrient din na nabibigay itong metalin blue. So nga pala guys, ang gagamitin nyo na tubig, dapat nakastock. Eto. Like, dapat may nakaready kayong tubig. 2 to 3 days, okay, pwede nang gamitin. Kasi di natin may iwasan kung gagamit tayo ng tubig sa faucet, ay may mga chlorine po yan guys. Eto, 2 to 3 days namin na-stock. Kung madami kayong budget dyan, pwede ito gamitin nyo. Mineral water. Okay, kung madami kayong budget, pwede din yan. Pero medyo magastos yan. Eto, kailangan 2 to 3 days nakastock at saka open yung, eto, open yung hole nila para yung chlorine makalabas sa loob. Eto ang ilalagay natin dito sa ating gapi tank. Okay guys, nalagyan ko na sila ng tubig. Okay, magkakalevel yan lahat. Hindi masyado, kulang konto. Tapos, this time, lalagyan na natin sila ng asin. So, dapat yung asin nila guys is ganito lang karami. 1 tablespoon. Lalagyan muna natin. Yan ba? Okay, dito na lang. Dito. 1 tablespoon. Yan, nilagay ko na dyan sa taas. Dito. Ayan, nakikita niyo yung asin. Dito. Kahit may mga fish dyan guys, okay, safe na safe yan guys. Huwag lang masyadong marami. Okay, baka maubos yung mga alaga niyong gapi dyan. Okay, kasi pa lang, hindi pa natin nakuha. Nalagyan natin ng asin yung water niya. Kasi may ililipat ako dyan na pwedeng i-groom. I-groom natin. Lahat ng female ko, dito ko na lang ilalagay sa taas. So, kulang na kulang talaga tayo sa tank. Ito kasi newbie pa tayo. Dalawang buwan pa lang. Nag-start ako ng tatlong strain. Yung isa binili ko. Tsaka hindi ko akalain ganito karami na kaagad sila. Bilis dumami guys. So, nakabenta na din ako yung mga tate at nanay nila na ubos na. Nagkakita na din tayo kahit konti dito. Ito kasi mga fry pa ito, almost 1 MB, 1 month birth. Ito almost, magkaka 3 months na to next month. May konti dyan. Nalagyan na natin ng tubig. At next, ito ang, shake muna natin ito, metalin blue. Kailangan pagagamit kayo dito, nito guys, kailangan nyo muna i-shake. Ganito kaliking tank guys. Ito. 1 to 3 drops. Pwede na yan. 1, 2, and 3. Pwede na yan. 4. Saka i-shake natin gamit itong scoop natin. Makikita nyo naman yung tubig. Okay, umiba yung kulay, naging blue. Kaya tawag nila dyan, metalin blue. Isa din yan sa ano guys, kung lubog na lubog yung tubig nyo, kailangan lagyan ito. May mga benefits din kasi ito sa mga alagang gapi natin guys. Oh, kahit na nung isda, may mga benefits din to. 1, 2, 3, and 4. Tapos, shake well. Tsaka guys, tsaka pwede siyang ilagay kahit may mga gapi sa loob. Safe naman siya.
Meron pa pala. 1, 2, 3, and 4. Okay. Think time ba yan? Okay lang yan. Okay, naging blue na lahat. Ito naman sa taas. Ano ito? 1, 2, 3, 3, and 4. Okay, shake well. Shake, shake, shake. At magiging blue yan. Ayan. Ang benefits ng Nettling Glue, guys, is against fungus infection of fish, spawns, eggs, and add 1 drop per gallon. Nakakatulong dito pang filtration, running. Okay, filtration din ito, guys. Ang mga dumi-dumi sa guppy. Okay, nakakalinis din to. At yung nakaganda nito, guys, nakakaiwas ito ng stress. Kung may mga guppy kayo may sakit, guys, lagyan niyo ito. Highly recommended yan. Yan yun naman, guys, na from kanina na kulay, nagiging blue. Ito, ang problema ko dito, nagpa-fogs yung tubig. I think siguro, ang dami kasi nila, guys, so nakikita niyo naman. Dapat kasi sa isang tank, ang minimum lang yan is 4 to 5 fish lang. Kaya guys, nagkalubo ano yung tubig. Medyo pumangit yung tubig dahil ang dami nila sa isang tank. At dahil yun, sa wala pang budget. Pero okay lang yan, guys. Tsaga-tsaga lang muna sa paglinis araw-araw. Ito kasi, ito yung pinasok natin na habi. Kailangan, ano, tsaga lang, tsaga. Sipag at tsaga. Next step natin, guys, is ilalagay na natin yung mga guppy dito. Itong mga walang laman at ililipat natin si payang sa loob. Yan na, guys. Tapos na tayo maglinis ng ating tank. Ito, linis ng konti. Tapos na tayo maglinis ng ating tank. Okay, na-separate ko din sila sa wakas. Ito ang ating HB Blue. Okay, papakita ko yung picture later or video nila. HB Blue yung mga tatay nila, guys, papakita ko din dito. Separate din dati natin dito. Ito ang ating EBM. EBM, ito yung EBM natin. Dito na lang, guys, medyo blurred din sa baba. This is all male. Dito natin sila i-groom. At ito ang ating 2MB 2 month na HBW. Okay, guys, ito tayo. Medyo malaki na sila. I-release natin sila, guys, after 3 months. Okay, sana may bumili nito. Para may makabili na ako ng ibang tank. Tsaka ito yung 1 month na HBW, half black, white pastel. Ito sila, guys. Blurred. At ito lahat ng female. Ito, female yan sa lahat. Dito ko na nilagay sila. Para halo-halo na sila dito. Problema ko na yun kung paano sila hanapin. Ito. Dalawang filter yung nilagay ko. Ito, nandito ang albino blue topaz, HBW, half black white, half black blue, at saka yun, albino topaz. Ito, nandito lahat. This is all female. At ito ang aking albino blue topaz na breeder. Ito, joblard. Ito yung mga kal or chops, tawag namin dito. Kaya tinawag to ng chop, guys, kasi ito, as you can see, ay nakikita nyo naman. Closer.
Okay, sana makita. Hindi blurred. Ito, later na lang. Wait, kunin natin yan. Ito, mga chops. Halo-halo na din to, guys. Ito yung mga, kumbaga, ito yung mga reject na hindi napili. Kailangan pang improvement yung mga kulay nila. Halimbawa, yung blue topaz. Ito. Dapat kasi ang kulay nito, guys, blue at saka golden yellow. Pag mahaluan siya ng red, tawag na dyan is chops. Ito. Ito. Itong ibang strain nito, may halong pula. HB blue dapat yun, guys. Chops din yan. Okay. Abangan nyo yung next video ko, guys. Next video ko. Papaliwanag ko kung ano yung chops at saka yung call. Kasi pag-aaralan pa din natin yan. Ito yung mga fly. Albino topaz. Blue topaz. Ito ay EBM na fly. Saka ito naman ang 19 pieces na HB blue. Okay, guys. Yan ang aking simple setup. I hope sa susunod lalaki na yung space natin. May plans na ako na gagawin at pag-abangan niyo yung bagong video ko. Lilipat tayo doon sa ikita yung bahay niyan. Diyan tayo lilipat. So maglalagay tayo ng bago doon. Okay, guys, that is for today's video. I hope may mga natutunan kayo sa ating video na ngayon ay kung paano linisin ang ating guppy tank. Sana ay supportahan niyo po ako sa aking mga susunod na video. Don't forget to like and subscribe. And click the notification bell sa ating YouTube channel. Okay, guys, maraming salamat. At sana ay magkita-kita tayo sa susunod ko pang video. Comment below kung may mga tanong kayo para naman may mga i-reveal tayo next video. Guys, thank you so much and goodbye!